siyan yun. Bilis. Ayun na po yung emergency. God. Kuman ako kaon sa hipropos, guys. Hipropos kahit taktos tama na pinsan. Blocking dito sa Agyagian na doa kuhan sa likod, tapos nag-detour ko ganyan, kuno ako na napudani dan agya po yung kapulis padung dito mag-blocking ganyan, sus mabalik ka, sus mag-detour ka. Mau nga kanunay mo bintang na niyong gas puno na gas kahit na yung mga emergency mga dito ay mo libot ka asa ka maglibot lakingan tanan morot imong gasolina puno na puno kanunay ni imong sakyan na dito ka mo sabi na kay ladyo yung biyahe dito ka mo kuan ang gas dyan. Isang mahal talit dyan. Ay, hindi man mo daga ng sakyan na nung pa sa may imnon. Alam mo guys, sa hong mga friend, malit sila sakyan na kanang electric car, electric car. Ang electric car mas mahal kaysa regular car. Kay makatipid ka sa gas, kay i-charge man mo na. Charge mo na. Pero ang problema once nga dunay mga halidanan, mga parts na mga mag-change ka battery, maintenance sana guys. Oh my god, it's terrible. My friend car, electric car, battery lang ang kailangan kasi hindi na andar eh. Kahit ikipon mo hindi na andar. Very expensive yung pag maintenance, yung pag ano ng battery tapos by rate, ay naku, nakabayad siya ng isang more than 1,000. Kaya ako stay na lang ko sa gas kahit mahal ang gas, kasi ang gas pababa pataas man yung mga parts sa sasakyan, yung labor hindi bababa yan, taas palagi yung gas pababa pataas man. So dito na lang ako sa electric, ano sa dito na lang ako sa regular car, sa gas kasi yung sasakyan ko ano matipid naman itong gas kasi hindi naman malaki, maliit lang. Dati malakas sa gas yung sasakyan ko eh. Kasi yung sasakyan ko dati V6, lakas na takbo para kang lipat. Ay binang na-accidente ako guys, so pinapili ako ng insurance, babayaran o ikip ko yung sasakyan, pero lease money ang matanggap ko. Gusto ng isang kaibigan ko na ikip ko raw kasi paayos ko kasi bago pa eh. Tapos gusto niya ibinta, yung kaibigan ko isa puro business paayos, so nang pagpunta pero
kaunti pa yung mileage. Ano pa, 23 mileage pa ito. So, maraming nag-i-interest, pati kaibigan ko nag-i-interest siya eh. Gusto niya paayos ko ay. Ako po gagasto, buti kung ano siya. 23 mileage pa yung sasakyan ko. Tapos ay kinuha ng insurance, so ginib up ko, pinapili ako. Kasi kung ipo yung sasakyan ng aksidente, pwede ako na magpapayos. Bibigyan ako ng pira, pero less. Kung i-give up kong sasakyan, ibigay ko sa insurance, mataas yung pira bigay nila. Kasi sila na magpaayos. Alam mo, mayroon silang connection sa mga mechanics. Para naguluhan ako. So, yung ginawa ko, okay, i-give up ko na lang kasi na, pwede para ayusin yung kasi nag-i-interest siya kasi bago pa kasi at saka yung makina yung sa harap lang na ano madali lang yung kaya lang yung cost ng yung value ng damage ko more than 1,000 malaki yung sasakyan bibili ka ng sasakyan every year bababa yun bababa ay na-list na yung ano sasakyan ko yung value ng sasakyan maliit na sasakyan ko 9,000 ang value ng sasakyan ko noon kasi ano na eh year ano na 5 years na yata yun 5 years bago na aksidente 9,000 yung kasi tiningnan nila yung blue box hindi nila hindi naman ibibisa magkanong value sa sakyan yung blue book ang ibis nila sa blue book tinitingnan kung magka anong brand ganun anong year titingnan nila kung kanong value ng year na to ganun kahit yung very expensive yung sasakyan mo hindi babayaran mautak yung insurance hindi babayaran ng insurance kung magkanong value mo pag hindi ano nila sa ano eh blue books magkano value sabi 9,000 ang value na sasakyan ko kasi 5 years old na ngayon yung dami sa sasakyan ko more than 10,000 ayon sila magbayad gusto nila talaga i-total wreck so ginawang total wreck babayaran nila value ng sasakyan mo yung ibis sa bubok yun ay naguluhan ako sabi ko ayaw ko nang ayusin sasakyan kasi ano eh na dalawang bisis at tatlong bisis na pala yun na bangga binang nung 1 month pa lang yung sasakyan pagbili binanggaan sa likod yung ano pinanggaan yung babae nasa stoplight yung tingin siguro nila hindi red green tingin siguro so nag-go-go siya eh nakastop ako pinanggaan ako yun nung una yung babaeng nakaano sa sasakyan yung sasakyan niya hindi sa kanya sasakyan ng kapatid niya hiniram lang yung sasakyan sabi niya huwag ka na mag-report sa police sabi papaayos mo lang kasi maliit lang naman damage yung ano yung likod yung parang bumper ganyan tapos yung pintura tapos yung muffler na baba yung muffler yun lang maliit lang yung damage parang 600 lang yata yun 600 sabi niya huwag ka na lang maawa ka na kasi hindi sa akin yung sasakyan at saka
Paris State kasi wala siyang insurance at saka yung sakya, hindi sa kanya. Sabi, nagpakawa. Sige, ipapaayos mo, ibabayaran ko na lang. Sabi, nawa naman yung mister ko kasi may dala-dala pang mga maliliit na bata, dalawa. Sabi, nababayaran ko, itong address ko, itong telepono ko, papayos mo yan. Hindi naman malaki, papayos mo. Napayos ko. Ngayon, tinawagan ko siya nga, sabi niya kung nandoon na yung resibo, yung bills, tawagan mo ako, idadrop ko yung pira sa bahay niyo. Ngayon, nagpakawa. Sabi niya, i-installment raw yung bayad niya dahil hirap raw siya. Sana bayad naman ko kasi nawa naman rin ako. So yung bills lang, yung pagpasya noon, 700. So ginawa, 800 yata lahat. So 800, yung 800, binabayaran niyang dalawang bisis. Sabi niya, insulin ko. Oh, dalawang bisis na nagpunta sa bahay, guys. Ang bait naman sa babae, tawa rin ako. Tapos yung pagpunta sa bahay, binigyan ako ng 400. Tapos gumawa kaming kasulatan na nagbayad siya installment 400 ng first bayad niya. Tapos may kopya siya, ako rin. Pinirmahan niya, pinirmahan ko rin. So pangalawa, ganun rin. Gumawa ako ng papel, pinirmahan niya, pinirmahan ko rin. Ganun, parang walang deny na hindi siya nagbayad. Yun lang, pinikwento ko lang habang nagdadrive ako, guys. Parang kasi, hindi ako antukin kung sasalita ko kahit ano-ano, mga true story yung ay inano ko, na real talk, totoong story ko. Okay, hanggang dito na lang, guys. At saka, sino pa yung hindi pa nakasubscribe? Palihog, subscribe na kayo. Parang, updated kayo sa mga videos ko. Sa ibang video ko, araw-araw. Yung ibang video ko, guys, ina-upload ko, late na kasi wala na akong time. Sobra na talagang antok ko. Yung iba kahapon pa, kanina ko pa ni in-upload kasi wala na talaga akong time. Talagang sobra ng bagsak na ko, hindi, wala na akong time pag-upload. Yung iba kagabi, kanina pa ni in-upload ko. Parang updated kayo sa mga video ko, makita niyo kung anong na-upload ko. Okay, guys. Bye!